dati pong dasalin ang Angelus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglisya lalang ni Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayanan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at kayaman dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawan tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming natitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam, ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihin Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasyamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Thank you.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Biring Maria. Ang paglilihi kay Maria na naging malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang katapatan sa pagtupad ng pangakong supilin ang kasamaan. Sa pagsugo niya sa kanyang anak na si Jesus, minarapat din niyang makibahagi si Maria sa misyon ng kaligtasan. Kaya tinipon tayo ngayon bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lubin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako na marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang. Ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niyang iyo'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niya'y ito siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihan sa pag-awit. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya nung una pang una. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya
at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang tanghali po sa lahat at happy fiesta. No? Palakpakan natin ang ating mahal na Birhen. Espesyal na kapistahang ito sa ating simbahan. No? Di ba, ngayong araw ay holiday of obligation para sa mga Katoliko. No? Special na araw sa ating simbahan. At hindi lang yan, diniklara rin, no? Sa bansang ito, bansang Pilipinas, non-working holiday. Ibig sabihin yan, kinikilala ang mahal na Birhen bilang patrona, hindi lamang ng sarili nating buhay, kundi patrona siya ng buong bansa. Patroness of the Philippines. Magandang panahon sa pagbigay karangalan sa mahal na ina. Ina ng Diyos, ina nating lahat. Ina ng Pilipinas. May dalawang mahalagang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong araw sa ating pagparangal kay Mama Mary sa kapistahan ng Immaculate Conception. Una, sinasabi dito sa ating pagbasa, si Maria ay kinalulugdan ng Diyos. Full of grace, puno ng grasya. Yan ang sinasabi natin na possessed by God, by the Holy Spirit. Nandyan ang Diyos sa kanya. Ang grasya ng Diyos na nandyan sa kanya, ang siyang kapangyarihan na si Maria ay maging malinis. Hindi siya mabahiran ng kasalanang mana. Mga kapatid, tayo rin ay mga kinalulugdan mga anak ng Diyos. Dapat tandaan natin yan. Noong tayo ay bininyagan, sinisigaw yan ng Diyos, "You are my beloved son, you are my beloved daughter." Binibinyagan tayo sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin, puno tayo ng biyaya, ng grasya. We are the favored sons and daughters. Nandyan sa atin ang Diyos na yan ang naghugas sa atin sa kasalanan. Naging malinis din tayo and we become powerful because we possess God. Huwag nating kalimutan yan. No? Nilinis tayo ng Diyos sa pamagitan ng tubig ng biniyag.
at pinahiran tayo ng langis ng Espiritu Santo. Nagbigay sa atin ng grasya. Kinalulugdan tayong mga anak ng Diyos. Iyan ang ating i-value, pagpahalagahan sa ating buhay. Kinalulugdan tayo ng mga anak ng Diyos. At huwag nating pahintulutan na ang kasamaan ay siyang magsira sa biyaya ng Diyos. Ang kasamaan ang siyang magsira ng ating pagkatao. Magsira sa ating buhay. Kinalulugdan tayo ng Diyos. Gaya ni Mama Mary, kinalulugdan siya. That's why naging malaya siya sa kasalanan. Pinaglihi siya na hindi nabahiran ng kasalanan na nagawa ng una nating mga magulang. Pangalawa, mga kapatid, dahil si Mama Mary ay punong-puno ng biyaya ng Diyos, siya ay kinalulugdan. Ipinakita sa atin ngayong araw kung paano siya nagtiwala sa Diyos. Kung paano niya ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ba, nung dumating ang minsahe, dala-dala ng anghel, ikaw Maria, makinig ka, magiging ina ka ng tagapagligtas. Si Mama Mary at that time, 16 years old lang, ang batang-bata ni Mama Mary. At yun ang natanggap niyang balita. Ang pamilya ni Mama Mary, kasama si Joaquim at si Ana, mga magulang niya, at kasama yung ibang pamilya sa kanilang neighborhood, kasama siya sa mga sa komunidad na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Bilang mga Hudyo, yan ang kanilang inaasam-asam, darating ang Mesiyas sa kanilang buhay. Hindi niya akalain na siya ay tatawagin na makilahok para maisakatuparan ang plano ng Diyos na yan para makarating ang Mesiyas sa mundo. Kaya si Maria, hindi niya maintindihan eh. Ano itong mensahe na ito? At hindi lang yan, hindi lang naintindihan, natakot siya. Sino naman hindi matakot? Kaya pinagsabihan siya ng anghel, Maria, huwag kang matakot. Kinalulugdan ka ng Diyos. Alagang-alaga ka ng Diyos. Hindi ka niya ipapahamak. Sa gitna ng hindi niya pag-intindi sa may mensahe, sa kabila ng kanyang takot, anong sinabi niya? Yes, mangyari po sa akin ang iyong sinabi. Wow! Hindi ba yan ang pagpahayag ng pananampalataya at tiwala? Kahit hindi mo naintindihan lahat? Wala kang kasiguruhan? Ano mangyari? Kung tayo siguro yun, kasi alam mo, ang isip natin, hindi kaagad tayo nagdi-decide kapag hindi natin lubos na unawaan ng isang bagay. Kaya madalas ang mga tao ngayon hindi nagko-commit kasi pinipilit na intindihin ng lahat ng pangyayari na hindi naman mangyayari yon. Because our human mind is so limited, we cannot understand everything what's going on in our life today. We have just to trust God. Bilang kanyang mga kinalugdang anak, nagtitiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas tayo sa lahat ng mga kasamaan at lahat ng mga problema sa mundong ito.
Kahit sa gitna tayo ng pandemya, if we have faith in that God, we are not afraid to say yes. Nag-yes na ba tayo kay Lord? Minsan sabihin natin, sandali lang muna. Hindi ko maunawaan eh. Marami pa akong bagay na gagawin eh. Pwede ba i-delay muna ang aking yes? Huwag muna akong mag-commit. Di ba? Mayroon tayong ganyang reaction. Hindi lang yan mga kapatid, si Mama Mary, after saying yes, mangyari po ang inyong sinasabi. Naging masunurin siya. Palagay ko si Mama Mary, no? Mayroon siyang sariling plano sa buhay. Hindi ba nakatakda siyang ikasal kay Jose? Siguro buong-buo na yung isip niya na magbuo siya ng sariling pamilya. Ba't dumating itong hamon, itong tawag? Ibang plano ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, babaguhin niya ang sarili niyang plano. Hindi niya na dapat sundin yung iniisip niya para sa kanyang sarili, para kay Jose, para sa ibang pamilya. Dapat sundin niya ang sinasabi ng Diyos. Mahirap gawin yon. Kaya magulo ang mundo kasi bawat isa sa atin gusto tayo ang masunod. Di ba? Kahit sa pamilya, ganun yun eh. Kung lahat ng membro ng pamilya, magkanya-kanya, yung gusto ng isa siya lang masunod, problema yon. But si Mama Mary bilang kinalulugdang anak, kinalulugdang ina ng Diyos, naging masunurin siya. She gave up all her plans. Sinunod niya ang gusto ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng tagapagligtas. Mayroon tayong Christmas. Kung tumanggi ang Mama Mary, hindi niya ang sinunod ang kalooban ng Diyos, wala tayong Christmas. Wala tayong buhay. Wala tayong kapayapaan sa mundong ito. Kaya lubos ang ating pagpasalamat kay Mama Mary sa ginawa niya. Siya ang naging huwaran ng pananampalataya at pagkamasunurin. Siya ang huwaran ng taong handang makilahok sa gawain pang kaligtasan. Kaligtasan sa mundo, kaligtasan ng ibang tao, hindi pansarili. So ngayong araw, sa ating pagparangal kay Mama Mary, tandaan natin ang kanyang mga halimbawa. Siya ang kinalulugdang anak. Gaya natin, tayo rin ang mga kinalulugdang mga anak ng Diyos. Ang kanyang tiwala at pagkamasunurin sa Diyos. Sana tularan natin siya. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Sa gitna man o sa kabila man ng maraming problema, sa gitna man ng pandemya, ang Diyos lamang ang kinakapitan natin. Nagtitiwala tayo noon. At sana sundin natin palagi ang Diyos sa buhay natin. Manatili tayong kinalulugdan. Punong-puno tayo ng biyaya o grasya ng Diyos. Amen. Ipahayag natin muli ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at uukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao, sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magmuli, nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, hinirang si Maria bilang makabagong iba, tanda ng bagong simula ng ating paglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Kaysa niya, manalangin tayo sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, na aming ubispo, mga pari, diakono at trilyoso-trilyosa, lumago nawa sila sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa, kami dumadalangin. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa lahat ng mga bansa, marating nawa natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at kapatiran, kami dumadalangin. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, maging gabay nawa natin si Maria sa ating paglalakbay tungo sa Diyos sa isip, puso, diwa't panalangin, kami dumadalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bansang Pilipinas, Pueblo Amante de Maria, o bayang sumisinta kay Maria, may adya nawa tayo sa anumang uri ng sakit at makamit ang lubos na paghilom, kami dumadalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makahimlay nawa sila sa piling ni Maria, ng mga banal at ng Diyos, kami dumadalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Panalangin mo kami. O Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin kaisa ni Maria, na siyang hinira mong maging kalinis-linisang ina ng iyong anak na si Jesucristo, na nabubuhay at naghahari kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating mga alay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha ang andog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipakalob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pakasagip mo sa kanya sa pakasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itinaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo at anang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, mapalad tayong lahat na tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parabagang narito ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na hindi mo itinulot, manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadilisayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod tayong lahat para sa consecration to Mama Mary. We have recourse to your protection, O Holy Mother of God, as we recite the words of this antiphon with which the Church of Christ has prayed for centuries. We find ourselves today before you, our Mother, in this year of faith. We who make up the body of Christ present in our land recite the words of this present act of consecration and entrustment, in which we gather first of all the hopes and anxieties of our Filipino people at this moment of our history. Mother of our people, we who rejoice in the name Pueblo Amante de Maria, Bayang sumisinta kay Maria, you know all our sufferings and our hopes. You who have a mother's awareness of all the struggles between good and evil, between light and darkness, which afflict the world today. Mother of our people, accept the cry which we, deeply moved by the Holy Spirit, address directly to your heart. Embrace with the love of the mother and handmaid of the Lord our people and our land, which now we entrust and consecrate to you, for we are truly concerned for the earthly and eternal destiny of every individual among us and for all people. We have recourse to your protection, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities. Behold, as we gather before your Immaculate Heart, we desire the Church of the Lord in our land, join in heart and mind with all our people, isang bayang Pilipino, to unite ourselves with the consecration which we love for love of us, your Son made of himself to the Father. For their sake, he said, I consecrate myself that they may also be consecrated in the truth. We wish to unite ourselves with our Redeemer in the consecration for the world and for the entire human race, which in his divine heart has the power to obtain pardon and to secure reparation. The power of this consecration by your Son, our Lord, lasts for all time and embraces all individuals, peoples, and nations. Thus also, it embraces our people and our land. The power of this consecration overcomes every evil that the spirit of darkness is able to awaken,
and has in fact awakened in our times, in the hearts of men and women in human history. How deeply we now feel the need for the consecration of our people in union with Christ Jesus Himself for the redeeming work of our Redeemer must be shared in and by the world and by our own people through the Church. We turn to you, Mother of our Redeemer and our Mother. Above all creatures, may you be blessed. You, the handmaid of the Lord, who in the fullest way obeyed the divine call. Hail to you who are wholly united to the redeeming consecration of your Son. Mother of the Church, enlighten the people of God along the paths of faith, hope, and love. Help us to live in the truth of the consecration offered by Jesus your Son for the entire human family, and for us, the Filipino people, and for our beloved land. In entrusting to you, O Mother, our people, your Pueblo Amante de Maria, we entrust to you this very consecration itself, placing it in your motherly heart. Immaculate Heart, help us to conquer the threat of evil, which so easily enters and takes root in the hearts of people today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our country and seem to block the paths towards the future. From hatred, violence, conflicts which divide and destroy our people, deliver us. From sins against human life, from its very beginning, deliver us. From the demeaning of the dignity of the children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life of society, deliver us. From readiness to trample on the commandment of God, deliver us. From the loss of awareness of good and evil, deliver us. From sins against the Holy Spirit, deliver us. Accept, O Mother of Christ, this cry laden with the hopes of burdens, the sufferings of each one of us and of all our people. Help us with the power of the Holy Spirit to overcome and conquer all sin, individual sins, social sins, and the sin of the world, sin in all its manifestation. Let there be revealed once more in our own history as a people the infinite power of the redemption, the power of God's merciful love. May it destroy the power of sin and evil among us. May it transform consciences. May it change hearts to the likeness of the heart of Jesus and your own heart. May your Immaculate Heart reveal for all in our land and through all the world the light of hope. O Mary, Mother of Jesus and our Mother, our life, our sweetness, and our hopes. Amen. Please all rise for the Thanksgiving prayer. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, makaisa ka nawa sa kagalakan ng Mahal na Birhing Maria, sa kalangitan, ang iyong sambayanang nagliwanag sa kanyang karangalan at nagdiwang at pahintulit mong sa iyong piling ay makapisan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyari ang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong lahat, taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta to all. Maraming salamat.